Kamusta 30s? Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay si Hachiko, no? Kung familiar kayo dun sa ano, yung palabas na... Anong title ng palabas na yun? Hachi. Anong pangalan na palabas na yun? Yung kay Richard Gere. Ayan, ang bida doon ay hango sa kwento ni Hachiko. Nako, lahat ng mga mahihilig sa aso, may dahilan kung bakit tayo mahilig sa aso. Kasi sobrang mapagmahal nila, sobrang affectionate. At yung pangatlong salita ay loyal, no? At sa tingin ko, wala nang ibang aso na makakapagkwento kung gano'ng ka-loyal ang mga aso, no? Bukod kay Hachiko. Ayan siya. Okay. Bago natin umpisaan tong video na to, mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell na kaya dahil magpapag-giveaway tayo ng Huawei phone dahil malapit na tayo maka 2 million subscribers. So, ayan na, mag-iyakan na tayo ngayong araw at ikukwento ko sa inyo ang kwento ni Hachiko. Ayan. Si Eizaburo Ueno, no? Professor siya ng Agricultural Science sa Tokyo University sa Japan, no? Medyo matagal-tagal niya nang ginusto na magkaroon ng Japanese na Akita na aso. Japanese Akita pala ya? Akala ko ano? Shiba Inu si Hachiko. Okay. Hindi siya nakahanap ng perfect na yun na hinahanap niya sa matagal na panahon until one of his students, no, encouraged him to adopt Hachiko. Galing sa Odate City, sa Akita Prefecture ng Japan. Uy, ang sarap kaya sa feeling pag first time mo makikita yung papi mo. Parang ano, love at first sight talaga. Maraming makaka-relate dyan. Si Hachiko, or Hachi, yun yung nickname niya. Naging mag-best friend sila ng owner niya, no, na si Eizaburo. Mahal na mahal niya yung aso niya, no, na ang trato niya ay anak, hindi ba't lahat naman tayo anak, kapatid, yan na talaga trato natin sa mga aso kasi sobrang nagbibigay talaga sila ng pagmamahal. Hindi daw sila mapaghiwalay. Ganun talaga pag napamahal ka sa aso. Naging best friends daw si Hachiko kay Eizaburo tsaka sa asawa niya. Ayun, mahal na mahal din siya nung asawa ni Eizaburo. Nung lumalaki na raw si Hachiko, no, ito yung kwento, ito yung nakakaiyak na kwento. Sasama daw siya, no, kada umaga papunta ng Shibuya train station kasama yung owner niya. Ito yung nakakaiyak na parte, no. Doon sa Central Tokyo at pipikapin niya, no, pagka-uwi ng hapon, pagka-uwi sa trabaho. Ganon, yung ganon yung ganon yung naging habit nila. Gigising sa umaga, ihahatid niya yung amo niya. Pagbalik, babalik ulit siya doon, tas uuwi na siya. At dito mag-uumpisa yung nakakaiyak na kwento. Noong May 21 daw, no, 1925, 2 years pagkatapos sa maipanganak si Hachiko, nakaupo lang daw siya dun sa exit ng Shibuya Station, hinihintay niya si Eizaburo, pero hindi na dumating si Eizaburo. Bakit kaya? As it turned out, no, si Eizaburo daw ay nagkaroon ng cerebral hemorrhage at namatay habang nagtatrabaho. Ganon, ano kayang mangyayari dito kay Hachiko? Kunyari, hindi ko alam niyo. Kinuha daw si Hachiko nung former gardener nila sa Ueno family, no? Pero sa tinagal-tagal daw ng 10-year na long life ni Hachiko, pabalik-balik siya doon sa Shibuya train station tuwing umaga at nandun pa rin siya hanggang hapon at hinihintay niya pa rin yung amo niya na mahal niya. Siguro nangyari talaga, no, wala siyang closure at hindi mo naman ma-explain sa aso kasi na patay na yung amo mo na hindi mo na siya makikita, no. So ayun, habang naghihintay siya, hindi na bumalik yung amo niya. May isang Japanese newspaper daw, no, na pinick up yung kwento ni Hachiko at pinublish ito noong 1932. Dito na nag-umpisa, no, na sumikat yung kwento ni Hachiko sa kabuuan ng Japan. At sino ba namang hindi mabibighani sa kwento na to, di ba? Makikita mo yung pagmamahal talaga ng aso sa amo, no. Meron talagang pagmamahal, hindi siya instinctive lang. Mahal talaga ng mga aso yung mga amo nila. Yung kwento raw ni Hachiko na hindi nag-give up sa amo niya, no, ay nagkaroon ng atensyon sa national media buong Japan. Ang dami raw na inspire at ang dami na bumibisita kay Hachiko sa Shibuya Station para bigyan siya ng treats. Ang swerte naman ni Hachiko, ang dami niyang pagkain. Pero nakaka-touch, ang dami raw ng mga Japanese na na-touch talaga ang puso
at itrinato siya na hero. Sino ba namang hindi, diba? Eto, dito na nagsimula na maging symbol of loyalty si Hachiko. Gano kasikat si Hachiko eto? Noong 1934, merong estatwa si Hachiko ginawa doon sa tapat ng Shibuya Station, no? At siya mismo yung main guest nila doon, di ba? Nakakatuwa. Siguro naiiyak yung mga tao nung nakita nila. Nasa harapan si Hachiko nung estatwa niya mismo. Okay, so hindi nagtatagal ang lahat, no? Hindi na nalaman ni Hachiko na babalik talaga yung amo niya at hindi na talaga bumalik yung amo niya. So ano nangyari sa kanya? Namatay si Hachiko peacefully, no? Mag-isa sa kalye malapit sa Shibuya Station noong March 8, 1935. Hanggang sa pagkamatay niya, hinahanap niya pa rin yung amo niya. Naaalala ko nung pinanood ko yung ano, yung English, hindi ko alam kung nasa Japan ba sila doon, yung sa English version. Pero nung namatay si Hachiko, Diyos ko! Naiiyak talaga kaming lahat, nagpipigil kaming buong pamilya, nakakaiyak talaga nung namatay siya. Tapos nag-white yung buong yung lahat. Tapos, Hachi, nandito na ako, sabi ng amo niya, wala ka siya, naiiyak na kami. Ayun lang, kwento ko lang. O ayun, hanggang pagkamatay niya, hinahanap niya pa rin yung amo niya, which proves na may pagmamahal talaga. Sa ngayon, nakadisplay daw si Hachiko sa National Science Museum sa Ueno, Tokyo. Siya talaga, yun ang hindi ko alam, pakita natin yung picture dito. Hindi ko lang alam kung na tinaxidermy siya. Pero ayan, yan yung picture. Meron din daw monumento si Hachiko kasama sa, ay, sa tomb ng owner niya sa Aoyama Cemetery sa Tokyo. Ay, nakakaiyak naman yun. Magkatabi sila ng libingan pala, no? Sa ngayon daw, no, yung Hachiko bronze statue ay isang popular na atraksyon sa labas ng Shibuya Train Station. At popular sa mga Hapon. Pero hindi lang sa mga Hapon, eh, buong mundo. Wala akong alam na dog owner na hindi nakakakilala kay Hachiko. O, ayun. Dalawa daw pala yung statwa niya sa Tokyo. Tinanggal nga lang yung isa nung World War II. Ginamit daw bilang source of metal. Sayang naman, no? So, ayun. Ayun ang kwento ni Hachiko. O, yun. Ginawa ko to, no? Kasi talagang mahal na mahal ko yung mga aso. O, nakikita mo siya. Parang ang sarap-sarap lang yakapin. Sa ngayon, meron akong tatlong aso, no? Si Bella, pakita natin yung pictures dyan. Si Bella ay, ano tawag dito? Saint Bernard. Si Bunny ay Beagle. At si Snowy, Chow Chow. Naniniwala ako, may aso akong ganun, pangalan si Tiny, Labrador Retriever siya. Naniniwala ako na si Snowy at si Tiny ay iisa, ganun. Naiiyak ako, dinali. Ganun, naniniwala ako. Ang ano kasi diba mararamdaman nila pag malungkot. Hindi ko alam kung sa inyong lahat, pero ako nararamdaman ko na pag malungkot ka. Maraming video yan, pakita natin. Maraming video na napapakita na pag malungkot yung amo nila, nilalapitan talaga nila, nararamdaman nila kapag may sakit. Kaya yun, sila ang naging inspirasyon ko kung bakit ginawa natin tong kwento ni Hachiko ngayon. Kung kaya kayo, tatanungin ko kayo, may mga kwento ba kayo? Paano pinaramdam sa inyo ng mga alaga ninyo, no? Na mahal nila kayo. Aya, marami pa nga mga video dyan. Sino yun yung pinapakain? Pakita natin yung pinapakain niya ng milk yung alaga niya. Tapos siya tuyo lang daw, di ba? Ayaw pa mag-water. Gusto fresh milk. Mayaman ba ako? Mayaman ba tayo? Hindi, di ba? Ganun talaga pag-aso. Mahal na mahal mo talaga. Kahit minsan makukulit at matitigas ang ulo. Kasi trato mo talaga sa kanila, pamilya. So yun lang, hindi ko alam kung napaiyak ako kaya sa kwento ni Hachiko ngayon, pero ako naiiyak, so wala akong pakialam sa inyo. So yun na yung video natin ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig sa akin ngayong araw at sana nabighani kayo ni Hachiko at sana isa puso nyo rin yung kwento niya. At yun lamang po, bago kayo umalis, mag-like, share, subscribe and hit the notification bell na kayo kasi magpapagbigay tayo ng Huawei phone dahil 2 million subscribers na tayo. So yun lamang po, ito si Claro the Third, nagpapaalam. I love you guys. Mwah!